Mayor, maraming salamat sa binigay mo sa akin pagtitiwala at hinayaan mo kong mamahala dito. Bukod dito, meron pa tayo mga inaalaga ang mga sports facilities, swimming pool, basketball court para may pamahagi sa ating mga taga Maynila. Magandang bibigay tayo ng magandang public service. Nakakamit sila ng mga basketball court na alaga-alaga natin. At bukod dun, napapaganda natin yung mga parks unti-unti. Sana magtuloy-tuloy na ito, Mayor. At maraming salamat uli sa pagtitiwala ng binigay mo sa akin. Imbitahan ko nga pala kayo, nagkakaroon kami ng soft opening ng ating alkalde, ni Mayor Isko Moreno. Gaya ng huling binuksan namin last week, yung bagong buhay na matatagpon sa Petro Hill. Napakaganda hong pool yun. Para lang po kayo napunta na sa Laguna. Mm-hmm. At well-maintained po yun. At yung park, inaayos na po namin dahil nagdadagsaan po ng tao nung nag-opening kami. Medyo hindi namin nakokontrol. Mm-hmm. Sana mga tao na sa Maynila, sana maging disiplinado kayo, iwasan yung mamulot ang alaman. Dahil lang po, pinaghihirapan ng ating mga empleyado. Hapag mga kaibigan, ito po si Channel Reds at dito po tayo ngayon sa Manila Zoo, dito po sa office ng PRB. Ngayon po kasama po natin si Director Alepio S. Morabi po mga kaibigan, Junior mga kaibigan. So sir, what's your message for everybody and invitation po sa ating future na Manila Zoo? Well, kanina napansin ko na umikot kayo na popular inspection kayo kasama ng aking secretary na si Ms. Ivy Santos Formantes. At nakita niyo naman siguro ang nangyayari sa paligid natin. Nagsisimula na tayo mag-develop ng isang magandang zoo para sa mga batang Manilenyo and so forth, para sa mga ating mga kapitbahay sa Manila. And dito nga, nalipat na kami sa bagong opisina namin dahil pati opisina ho namin ay ginagawa na po. Doon po gagawin ang mga reptile farm ng ating mga contractor. So, hopefully, baka December or first quarter of 2022, maaaring mag-soft opening na tayo. At yan naman ay nasabi ng ating mahal na alkalde na as soon as possible, o pagkayari at nakompleto na namin ang mga collections namin at mga botanical garden namin, ay magsisimula na kami. Hopefully, first quarter of 2022 or maximum yun, minimum of for December 2022. So what will you expect for the Marine? Well, may mga konting changes tayo. Natural, ayon sa ating mga organization ng mga zoo, SIASA, Philippine Zoo, tinanggal na natin yung mga steel cages. So makikita nyo dyan, puro mga salamin na mga fiberglass. Magiging ang hati ng mga manonood o mga mamamasyal at dun sa mga collections natin. Pangalawa, lalagay din tayo ng mga running water sa mga ating mga kulungan para may laruan ang ating mga collections. So, lalo yung mga tiger, mahilig kong dalo sa tubig yan. At syempre, pipilitin na natin ng mga laging naka-expose ang ating mga tayo. Mm-hmm. Hindi natin itatago sa mga kuweba-kuweba. At meron sila mga habitat, kala mo nasa jungle sila. Pangalawa, magkakaroon din tayo ng interaction sa mga ibon. So yung tatlong dating ating mga avian cages, gagawin na natin isa na. So more or less mga 1,500 square meters yun na pwedeng pumasok o papasok ang mga spectators natin, mga audiences natin, para makahulubilo nila yung mga ibon na lumilipad sa kanilang labo. Kasama natin yung mga lumang puno natin na nakadistakat kayo doon. And after which, dediretso tayo sa mga parrot farm. Makikita niyo mga iba-ibang klase mga ibon, magaganda, iba-ibang mga kulay. And after which, magkakaroon tayo ng konting meriendahan doon. Bababa tayo na doon ang ating butterfly garden. More or less, mga 500 square meters yun. Mapasok kayo at doon yung makikita ang mga iba't ibang klase mga butterfly. Ating mga paru-paro, locally or imported. Yan ang ating mga highlights natin. Same time, makikita nyo pa rin ang nag-iisang elephant na si Mali na more or less mga 47 years old na po ngayon na malakas ang buhay na buhay at very healthy. At nandun din ang ating African belt na by that time siguro pwede tayo makipag-interact at magpakain kayo ng mga giraffe,
mga zebra na mga kabataan natin eh magpapakain sila doon. Parang din tayo nasa Singapore, kung napunta kayo Singapore. Ganun ang mga nakita namin at observe namin at magandang pagawa rin natin sa ating zoo sa Maynila. As much as possible, we'll be at par with other zoos internationally, locally, or sana kahit paano eh better. Kasi alam mo, ang space natin, ang spacing natin eh, we're really around 4 hectares of property na pag-aasay namin lahat. Kasama ang botanical garden. At makikipag-internet kami sa magagaling ng mga collectors ng mga halaman. Ang important na halaman, pipilit namin maging showcase din dito. At magkakaroon din tayo ng livelihood, gaya ng aquaponics na pinakita mo, eh nagsisimula na kami. At MRI, kung paano magtatabi ng mga basura. Kasi more on environmental ang ating ano. Gusto namin may education din ng mga kabataan natin para mag-produce. So how about ang aquatic life? Di ba meron tayong mga aquatic lives? So meron din tayong silang part doon na... Well, ang aquatic kasi, malapit lang dito, makikipag-interact tayo sa, or coordinate tayo sa ocean park. Na nandiyan sa likod ng ating Quirino Grandstand. At pag nagkaroon kami ng coordination, malamang hindi na kami maglagay ng aquatic dito. Sila ng... mas specialty, mas specializing sila doon. Kami more on land animals kami. So that's the future of our Manila Zoo. Yes, oo. So yan mga kaibigan, from the PRB po, ginagawa po nila ang pinaka the best they can to make as possible na at least sobrang ganda. Malaki ang igaganda ito kumpara sa dati. Kasi the last zoo na ginawa ito, history ito, 1959. So imagine how long was that. Yes. So now, nasa millennial period na tayo, siyempre marami ng pagbabago, marami ng kasong lumalabas ng mga magagandang animals at marami na rin nagiging extinct, nawawala na. Tama. So ngayon, pipilitin namin o sisikapin namin makakuha ng mga endemic na animals na mapapakit sa inyo at mga rare. So susubukan namin ni Mayor Isko, yes, na makakuha ng mga gandang animals sa iba't ibang parte ng ating bansa, Pilipinas, at makapag-import tayo ng iba pang mga So, we expect na si Mali magkakaroon ng partner? Well, at this point in time, si Mali, iba ng kilo, syempre. Na, kumbaga, hindi lang sanay sa kapwa, elephant siya. Mas sanay siya sa tao. Baka maging dahilan niyo para magwala si Mali. Kaya pinag-aaralan niya mabuti yan. Yung behavior ng kapwa. Hindi basta elephant, ilalagay mo elephant eh. May siya nag-aaway yan. So, kamusta naman po ang health ni Mali? Well, okay naman. For so far, magana kumain, tuloy pa rin ang kanyang vitamins, tuloy pa rin ang kanyang exercise. Babaguhin din namin yung kanyang enclosure. Lalagyan namin ng moat na may tubig. Wala nakakalabay siya. Ayun. Yun yung mga na-discover namin sa ibang zoo outside the Philippines. So, Director, yung ating lagoon dyan, so babaguhin din, di ba? Well, ang ating lagoon naman, syempre gagawin natin controlled environment yun. Lalagyan natin ng mga bushes, mga trees sa gilid-gilid noon. At pagkakaroon tayo ng tuturin natin yung boating with fishing. So ayan mga kaibigan, hindi pa mawawala. Fishing dito, wala tayong fishing place dito sa Maynila. So kahit paano maka-experience sa mga kabataan natin kung paano mag-hunt ng mga isda through fishing. So that's it mga kaibigan. So we expect next year or well the least is next year pero pipili tayo matapos bago mag December, depende sa ating panahon, depende sa mga gumagawa. Marami rin mga factors kaya tumatagal yan, pero well budgeted ang ating city government ang mga gumagawa dito. Actually ang galing din ni Mayor, at least ito ang gagawin niya ng paraan lahat. One of the biggest project also, itong ating Manila Zoo. Yeah, you're reviving the old heritage of Manila. One of that is Manila Zoo, the only zoo in the Philippines before. Yes. Na yun nga, meron na nga ibang zoo dyan na naglabas. Well, iba pa rin ang Manila Zoo. Yes. Iba pa rin ang original. Which is, ito na yung, kung wala ang Manila Zoo. Wala sila. Wala. May nagsimula eh. Yes. Ito yung tambayan ng mga batang Manila. Ng, isang zoo na sa kitna ng Manila. Yes, tama. Saka ito din yung tambayan ni Yorme dati? Well, lahat tayo, during our time, miski ako, nung grade school ako, required kami pumunta rito as educational tool. Yes. And parang field trip ng mga eskwela. Coordinated, kaya ka makikipag-coordinate kami sa DepEd eh. Para maimbitahan din ang mga estudyante dito. Especially yung mga nakapaligid sa Metro Manila.
So magkakaroon din tayo ng mga maraming tourist guides if na yes, magkakaroon tayo ng mga tourist guide, mga usherettes, at malamang magkaroon tayo ng trampya sa ibabaw. Mm-hmm. Naiikot siya within 10 to 15 minutes. Oh. Doon sasakay mga bata at recorded yun pa kada animal hihinto yun. At oh. Mayroong recording na maglalabas at magpapaliwanag kung anong klase yan, anong background niya, anong klaseng species yan. Mm-hmm. Yun, nice. Nagagawa tayo ng ano. Ayun. So ay mga kaibigan ng ating Manila Zoo, mga kaibigan is millennials na kumbaga. Yes. Ibang-iba na. Technology na siya. Ayun, pumasok na po sa technology. So ay mga kaibigan, maraming salamat po sa ating PRB as all the time. Sa lahat po ng sumusuporta sa ating local government, especially po sa mga proyekto ni Yorme and then kay Director po Alipio Amorabi po, maraming salamat sa inyo. And sir, a last message for everybody. Well, unang-una, sana itong ating nangyayari sa ating pandemya ngayon, marami na apektuhan, hanap buhay, eskwela, edukasyon, health. So sana mag-iingat po tayo lahat. Protocol, sundin natin yung nauuto sa atin ng ating gobyerno na magkaroon tayo ng maskara, face mask, at maaari, iwasan na natin lumabas ng bahay natin. At sa bahay na muna tayo, hanggat wala pa yung talagang bakunang darating pa sa atin. Ayun. So maraming salamat po, Director. And anyway, si Director po, sila po ang lahat-lahat ng mga proyekto na ginagawa po sa lungsod. Yung ating mga swimming pools, mga parks, from 1 to 6, District 1 to 6, sila po yung nangangasiwan ng mga kaibigan. So mayroon talaga nangyayari, talaga nangyayalam well, po yung mga halaman. Well, hindi mo maiiwasan yung mga nagbabandal, nagsusulat, umiihi, kaya kailangan nakatutukupan eh. So, for example, Director, nahuli yan sila. Ano po ang pwede well, atin? Well, iaano namin sa barangay. Mm-hmm. Forward namin sila sa barangay for proper, ano? So, wala po yung, dapat po siguro lagyan ng may bayad na rin, penalty na rin, ano? Depende sa ating gobyerno. Sabat, meron talagang penalty. Yan, pero kat maaari, nangingilinyan tayo sa mga tao. Kasi kailangan ng tao ma-educate. Kasi karamihan dyan, pag nagbukas ka ng park, tinutulugan yan. Yes. Dinudumihan yan. Yes. Ginagawang hindi ka ng shampoo, marijuana, yes. Solvent. Yan ang magiging problema ko. Na kailangan sa gabi, may nakabantay ako ng mga security forces para mapag-alagaan na. Nangyayari ngayon yan sa ating, sa Luneta Park. Mm. May mga harang na siya ngayon. Mm-hmm. So nakokontrol ng nilang tao. Kasi dati talaga ang Luneta Park, open na open, no? Kahit kasi, sino. Kasi sa laula yung ating mga park. Mm-hmm. Pinagaganda natin sana yung mga tao natin magpalasakit man lang sa atin. Yes. Patulungan tayo magpaganda para magtuloy-tuloy na ang pagbabago ng Maynila. Mm-hmm. Hindi lang diba? Po sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Well, mm-hmm. Siyempre kami bilang mga local executives, pero kailangan mayroong magsimula eh. Yes. So pinipilit namin ng aming alkalde na magsimulang ayusin at pagandahin at ibalik ang ningning ng Maynila. Ayun. So ayun mga kaibigan. And then where Manila goes, the country values. Yes, correct. Yan ang motto, di ba? And I agree, yes. Uh-huh. And then, so maraming salamat po, Director. Yes. At magandang hapon sa'yo. And God first po. Magandang hapon. God first.